Welcome to another Buhay Decorator. Dito tayo sa House of Elle, as you can see, and marami ng laman. Next time, papakita ko sa inyo yung transformation nito and may mga konti pa tayong kulang. Pero, ano ba? Ano bang plano natin today? Ay, wait! Nilista ko. Nilista natin kung ano yung gagawin natin today. Kasi nga, diba sabi ko, itong apartment is office talaga, work, pang shoot. Parang ngayon, nag-shoot tayo ganyan. Namiss ko maging creative. Kung iisipin nyo, based sa mga videos natin, based sa ganyan, na parang, oh, creative naman natin ang ginagawa mo, which is true. Pero parang marami pang aspect, marami pang element. Kaya excited ako sa video na to, kasi kung mapapansin nyo, may tinatry akong iba, ganyan, mas ibang feel. And this video pala is in partnership with Skillshare. Yes, excited ako doon dahil madami kayong matututunan, ang daming yung classes, ganyan. Pero ngayon, speaking of fresh start, maliban sa coffee ng fresh start ngayong araw na to, eto, alika dito, alika. Kailangan na natin magpalit nitong ating bedding. Excited ako sa bago nating design. Meron din tayong biniling ganito. Parang clip. Yes. Ang problema ko ngayon is, ito, wala kasi siyang fitted sheet. As in, yung isa flat sheet siya. Paano ko to gagawin na hindi siya matatanggal dito sa kama? Sumabara ata yung bowl ko. Babalitaan ko kayo kung matatanggal tong kutsyon na to. Mukha naman siyang flat. We'll see. Alam mo, feeling ko, di ba kapag kabagong palit yung bedsheet, parang ang sarap matulog, feeling mo ang satisfying humiga, ganyan. Hindi kaya dahil ano lang, na-stress ka sa pagpapalit. Napaka-struggle para ma-achieve mo yung bagong look ng bed mo. Kaya pag higa mo, parang gusto mo nalang sulitin, ha? Ang sarap, ganon. Gabi na. So ito na yung lighting natin pag gabi. Sobrang cozy. So ito na, maliligo na ako para mamaya magko-concentrate na tayo sa mga kailangan natin gawin. Isa pa pala na hindi ko na share. Yung sa banyo kasi wala talagang heater. Tapos, walang source ng kuryente dun sa may shower area. Para ako, sige, tsaka na lang. Baka naman hindi ko naman sobrang need, bala na. Kasi kaya ko na may padagdag yun anytime eh. So, old school, magtakuri tayo. Sarap maligo, ang fresh. Ha. Ano yung next agenda natin? Ganito yung itsura nung ano, nung apartment paggabi. So yun, iniiwan namin bukas yung dun sa kitchen para may glow. Tapos, ganyan lang yung dun sa lamp, dun sa corner para meron din glow dun. Tapos itong lamp na to, tsaka yung LED. Excited na ako magkaroon ng curtain. Feeling ko, ang laki ng igaganda niya. Magre-ready na muna ako. Ito, natatanggalin ko na yung tuwalya. Wait. Thank you.
As I mentioned kanina, this video is in partnership with Skillshare. Ako, matagal ko na silang nakikita sa mga iba-ibang pinapanood ko rin ng mga YouTubers. Kasi yung Skillshare is an online learning community na meron silang thousands and thousands na pwede nating pagpilian. Kasi nag-explore na ako, ang gaganda, parang di ka talaga mauubusan. And maganda rin yung pagkaka-produce, lahat. Wala, feeling ko inspiring lang siya talaga. So kung gusto mo rin mag-explore ng mga iba-ibang creative outlets or meron ka ng like gustong i-focus tapos gusto mo pang matuto ng iba-ibang bagay tungkol doon, you can join Skillshare. Meron akong link dun sa description box. So yung first 1,000 sa inyo na mag-click dun sa link natin will get a free trial ng ating premium membership for Skillshare. Tapos pwede nyo na siyang i-explore. As in, i-try nyo lang siya dahil I'm sure may enjoy nyo rin siya. Tapos kung gusto nyo siyang ituloy, na-try nyo na, diba? Tapos na-enjoy nyo talaga. Parang kapag kumuha ka ng 1 year na subscription, sa peso, chinek ko, 100 per month. So parang 1-2 per year. So feeling ko sobrang sulit nitong subscription. So anyway, dahil ang goal ko nga ngayon is parang fresh start, gusto kong mag-iba ng look ng konti para dun sa channel art natin. Actually, hindi ko alam kung ilan sa inyo yung nakakaalam, pero before, meron akong vlog. Written na vlog. Doon ako nag-start dahil itong YouTube parang 2 years ago lang naman siya. So kahit dun sa vlog, papalit-palit ako ng design. Parang sa bahay, di ba? Decorate ako ng decorate, ganyan. Kahit pagdating sa online platform ko, gusto ko, nag-iiba pa rin yung look. Ang course ko before is advertising. Adver graduate ako. Kaya, na-enjoy ko talaga lahat ng marketing. Na-enjoy ko yung advertising, yung graphic design. Nakaka-happy in that sense na parang, okay, nagagawa ko na yung gusto kong gawin as a decorator dahil sobrang love ko talaga mag-decorate. Tapos, at the same time, dahil nga dito sa YouTube natin, dahil dito sa social media or sa mga iba-ibang platform, na-apply ko naman dun yung love ko sa advertising, yung love ko sa branding. Sobrang swerte, di ba? Sobrang thank you. Thank you sa inyo kasi nagagawa ko to. Anyway, dami ko ng anyway. Nakailang anyway na ako simula kanina. I-share ko pala. Ito pala yun. Yun tayo sa graphic design. Feeling ko. Sa ngayon ah. Pero lahat to, i-check out ko to. The art of the story, creating visual narrative. Hala. Parang ito yung mga ano, lessons na pang gabi, pang chill. Tignan natin. From Debbie Millman. Yan yung class na iti-take ko ngayong gabi. Exciting. And no strategic direction associated with it, nor did it have any type of narrative. A piece that I call Fare Thee Well. I was doing a visual storytelling workshop. Andiyan na sa baba si Yusef. Tignan natin kung ano yung dala niyang pasalubong. Nag-assume, wala naman siya sinasabi. Bakit ba? Ina-assume ko lang, yaman na. Ano ba sa lubong mo? Wala, kahit ano? Wala! Nag-expect ako. Pinadala ko yung letterboard dito. Wait, tignan mo! Yung kama. Okay. This is where the magic happens. So wala siyang dalang pasalubong, pero bumili siya ng pasalubong. Tada! Ano nga ito? Takoyaki. Yum. Yum. Sarap. Yum. Mainit. Ready na ba ako? Ready na ba ako gumawa ng bagong channel art? Sa totoo lang, hindi ko pa sure kung ano yung gusto ko. Pero in terms dun sa ano yun nandun sa graphics, meron ako like iba-ibang naiisip. So, isang option ko, ito, asan na ba yun?
Nag-drawing kasi ako, like, nag-try ako dito sa Procreate, itong ginagamit ko for drawing, tsaka for editing dito sa iPad. Tapos meron din ako, yan, actually yung dalawa pa lang yung nadodrawing ko. Pero anyway, ang idea ko, iniisip ko, if mag-drawing din ulit kaya ako ng parang interior na style na room, ganyan, tapos nandun lang ako, pero as photo, ganun, option yun. Kinat ko yung photo nung una, itong unang drawing ko na sa kitchen, tapos tinry ko. So, isang option to nakita nyo, may picture ako dyan, tapos merong lettering, tapos something. So, pwede ako mag-drawing. Kung gagawa kayo ng design na ganito, hindi naman one time yan na pag umupo ka, ah, okay na agad yan, nagawa mo na or something. As in, habang ginagawa mo siya, makikita mo kung ano yung okay, makikita mo kung ano yung hindi, tapos mag-evolve siya. Challenging, exciting naman, pero parang na-pressure lang ako dahil may time limit, kailangan ma-finalize ko na siya agad. Pero sakto lang kasi, for New Year nga yun eh, kung kinatagal ko din, hindi na New Year yun. Abangan nyo lahat pa ng mga ipopost natin dahil sobrang daming ideas. Inspired tayo today. Ay, hindi lang today. Inspired tayo. Yun lang, period. And yun, thank you so much for watching. Hopefully, na-enjoy nyo yung episode natin ngayon. Kung gusto yung makita kung ano yung kinalabasan at final ng channel art natin, check nyo dun sa, ano, sa YouTube. So yun, abangan nyo na lang. Bye! Cheers!